Mga kamukil, yan, magandang hapon, no? So, yan mga kamukil. Bali, wala muna ako ngayon sa project, mga kamukil, no? Kalahating araw. So, time check tayo is malapit na alas dos, no? So, nandito kami sa Panabo, mga kamukil. Bumili kami ng mga pintuan ni sir, no? Mga hamba, yan. Tapos yung na bayaran dito sa mga pintuan, mga kamukil, umabot siya ng 57,000 plus, no? So, nakatawad tayo dito. Ang nabayaran na lang is 55,800. Yan. So ito yung mga pintuan, mga kamukil, na lagi kong pinupuntahan, no? Ito yung tindahan na lagi kong binibilihan dito, mga kamukil, sa bawat project ko. Ito. Ang kagandahan kasi dito, mga kamukil, halos-halos ng mga binta nila ng mga pintuan ay nasa standard talaga yung kapal. Pakita natin, mga ang kaibahan kasi dun sa mga binta-binta, sa mga gilid-gilid ng kalsada, makikita natin, oh, maganda yung mga design. Kung sa disenyo ka lang tumitingin sa mga pintuan, mga kamukil, sa hamba, talaga mabibighani ka, no? Pero kung tinitingnan mo yung standard na sizes ng kahoy, yun yung hahanapin mo pag magbili ka ng pintuan. Importante yan sa mga hamba. Titingnan nyo yung mga sizes ng mga kahoy tulad nito, mga kamukil, sa kanila. Kapag 2 inches yung sinasabi natin, talagang nakukuha natin yung standard na sukat ng 2 inches. Yan. Eksaktong 2 inches talaga yan. Ito yung standard ng mga pintuan, no? Kapag ka sa mga gilid ng kalsada ka lang bumibili, hindi na po yan sakto na 2 inches yung nabibili yung kahoy, no? Substandard na po kadalasan yan. Kaya lagi ako dito bumibili, mga kamukil. Isa yan sa dahilan kung bakit dito ako lagi bumibili, no? Nasa tamang kapal pa yung kahoy. And then, pagdating sa presyuhan, hindi gaano kamahalan. Sulit naman yung mga gawa yan kung napapansin nyo. Ngayon, mga kamukil, nung una kong punta dito na naman sa isa kong project, ang daming naka-display dito, pero ngayon wala na. Oh, halos sold na. Oh, bili na siguro lahat, ano, mga design nila. So ito may kamahalan to. So yung nabili ni sir na pintuan, pang main door niya is 22,000, no, yung presyo. Nakuha natin ng 19,000. Yan. So malaking ano na. So kaya dito ko dinala si sir, no, sa ano, sa SIM. Yan. SIM lumber dealer. Yan. SIM lumber, mga kamukil, yung SIM lumber wood product store. Yan. Sa Panabo, no. Ito lagi kong pinupuntahan kapag ka round din sila, gumagawa din sila ng mga ganito. Yan. Basta kahit anong design ng pintuan, mga kamukil, meron silang mga katalog dito na pwede nyo mapagpipilian. Ano yun, ah. Maraming katalog dyan. Yan.
Kung gusto nyo mga kamukil, special size na mga pintuan, pwede kayo magpagawa dito kasi pagawaan talaga itong mga kamukil. No? Hindi yung, anong tawag ito, nag-aangkat lang ng mga pintuan tapos binibinta. No? Hindi po, sila po mismo yung gumagawa, may pagawaan talaga sila. Yan. So may mga design sila. Ayan, no? Pili ka lang dito sa anong gustong design, anong klaseng pintuan na gusto mo. And then kung may mga design din kayo, pwede nyo rin dalahin dito para ipagawa sa kanila. Right? Yan. Sim Lambert dito sa Panabo City. Okay. So, yan lang mga kamukil. Mamaya update tayo doon sa project. Hinihintay ko pa si Sir para mabayaran. No? At siyempre, ang pinakaunang gawin dito, mag-deposit ka lang muna. Pag-deliver sa mga pintuan, sa kanyo na i-full sa pagbayad. Yun yung kalakaran. No? Dito sa Sim Lambert Wood Product Store. Yan. Right, mga kamukil. So, yan. Natapos na namin nabuhusan yung hagdan, mga kamukil. So, grabe. Yung ano. Yan. Ito na yung pinaka-forma niya. Steps, no? Yan. So, nag-consume siya ng 8 sakong siminto, mga kamukil. Yung nag-consume niya. Sa Kalyawa project ko din noon, 8 sako din yung nag-consume niya. No? So, yan. Tuturo ko rin to sa inyo, mga kamukil, kung paano ko ito ni-layout. No? So, napakadali lang naman itong mag-layout ng mga ganitong hagdanan, lalo na kung may landing. No? So, kahit na masikip yung area, basta may landing, napakadali lang po. Mas mahirap yung walang landing na padritso, tapos kinulang ka sa area. No? So, yun yung mahirap, mga kamukil. Pero ito, kapag may landing, kahit nakulang yung area mo, madali lang, madaling diskartihan lang yan. So, ituturo ko rin sa inyo, mga kamukil. Antay-antay lang sa pagkangayon. Busy pa ako, no? At masakit-pat-kit-pat talaga yung mga utak ko, mga kamukil, no? Na mag-explain sa inyo. Eh, papahinga ko muna yung aking utak kasi bugbog na, no? Ang daming napapagawa ng quotation na yan. Daming mga nagtatanong. So, gusto ko muna ipahinga bago ko i-explain sa inyo yung paggawa ng hagdanan na may landing, right? Na napapansin nyo, pa-flat lang yung ating landing, no? Basta laging tandaan, mga kamukil, sa paggawa ng hagdanan, depende na yan sa may-ari kung susunod sila sa Oroplata Mata. Yan. Ito kasi, mga kamukil, sinusunod ni Sir yung mga ganyan. No? At sa pagbilang yan, mga kamukil, hindi po kasali itong landing. Walang, hindi kasali ito. No? So, napaka-importante lang po sa hagdanan kapag sumusunod tayo sa mga Oroplata Mata, hindi po pares yung ating hagdanan. Dapat may bungkig. No? Dapat may isang hindi, walang kapares. Yun yung pinaka-importante. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, yan. 11 steps, mga kamukil, no? Tatlo dyan. At saka 8 step mula dyan sa taas papunta dito. So, 11 steps siya. Yan. Okay. So, yan lang, mga kamukil. Abangan nyo na lang yung pagturo ko sa inyo kung paano mag-layout ng hagdana, no? So, sa mga nag-ano sa akin, ku-comment, no? So, mali yung pagka-ano ko sa hagdanan. Wala lang akong magawa kung yun yung mga desisyon nyo, no? So sa akin, hindi ko naman sinasabi sa inyo sundin nyo yung mga trabaho ko. Sa akin lang, pinapaabot ko lang sa mga wala pang alam yung nalalaman ko rin. Kung sa tingin nyo wala pa talaga, kulang pa ako sa diskarte, walang problema, tinatanggap ko yun. Hindi naman ako kaano kagaling na katulad ninyo, no? Yung mga nagkukoment. So inaamin ko po, mas magaling kayo sa akin. Pero naway sana ipakita nyo rin ang inyong galing, no? Yung bago tayo magsalita, bago tayo maghusga, dapat may pruiba na kayo. No? So yan, sa akin lang, ako lang yung tatanungin ninyo. Kahit na marami akong sinasalita, madaldal akong tao dito sa vlog, dito sa FB page, makikita nyo naman yung mga trabaho ko. Araw-araw, hindi po ako nababakante. Trabaho po yung inaayawan ko, no? Sa totoo lang, yung trabaho na yung inaayawan ko, hindi ko na tinanggap yung iba. Yan, shoutout nga pala kay Sir Herbert Lo. Sir, antay-antay lang sira, kasi napaka-busy ko po. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po na inaantay nyo po talaga ako na ako yung gagawa ng bahay nyo. Maraming salamat, no? So, masasabi ko lang sa inyo, sir, pagkatapos nito, usap tayo ulit. And then, hindi na siguro ako kukuha pa ng ibang kontrata para matrabaho ko rin yan sa'yo. Sa yung project nyo, Sir Herbert Lo, no? Shoutout sa inyo. So, sa pagkangayon, sir, next week siguro, sa susunod na linggo, ibibigay ko na yung kutisyon, no? Kasi dalawang kutisyon yung hinihingi nila, mga kamukil. Ground floor at saka second floor, no? Renovation din. So, tingnan na lang natin kasi pagkatapos nito, mga kamukil, gagawa pa kami ng 5 units, no? Na condo type. Alright. So,
So hintay-hintay lang Sir Herbert Lo, no? Yan. Na next week siguro ipapasa ko na yung petition, no, na second floor at saka ground floor yung hinihingi niyo sa akin. At salamat na ako talaga yung hinihintay niyo na magtrabaho sa bahay niyo. Maraming salamat. Yan lang mga kamugil. Right mga kamugil, bago tayo magtapos mga kamugil, batiin muna natin, isigaw muna natin tong ating mga solid mongkil supporters. Yan. So shout out kay Sir Orly Kirikiri. Yan. Shout out sa iyo sir. Kay Kuya Win, shout out. Kay paring Richard Alada from Laguna, shout out sa iyo pare koy. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang kapwa construction worker, yan. At saka kay Sir Jonathan Mendoza, shout out sa iyo sir. Yan, mabuhay po kayo. At saka kay Sir Herbert Lo, shout out sa iyo sir, no? Nababasa ko po yung message niyo lagi, no? So, pasensya na kung medyo natagalan ako sa pagpasa ng quotation. Ako po sobrang busy po talaga, no? And then maraming salamat sir, no, na nag-message ka sa akin na ako talaga yung ipapatrabaho nyo sa bahay nyo, no, naghihintay talaga kayo. So, yan, sa sobrang busy ko kasi sir, medyo na, sa isip ko, no, yung, pero naumpisahan ko na yung quotation sir, naudlot na yun kasi marami na din akong inaasikaso, okay? So, by next week siguro sir, ipapasa ko na yung quotation, no? Mula yung quotation sa ground floor at saka yung quotation sa ground floor to second floor, no? Yan. So, maraming salamat sir na isa ako sa napili nyo magtrabaho sa bahay nyo, no? Maraming salamat. Yan. So, sa pagkangayon sir, siguro may sapat pa na oras para pag-ipunan kung magkanong talaga yung pwedeng gastusin dyan sa house renovation nyo, no? Kasi pagkatapos nitong project na to, may isusunod pa kaming 5 units, no, na condo type, yan. Kumbaga, yung may-ari nito, yun din yung may-ari ng bahay na tinatrabaho namin ngayon. So, kung matutuloy yun, sir, siguro matagal-tagal pa tayong makapag-umpisa dyan sa project mo. So, may sapat pa na time para pag-ipuna, no, kung magkano. Basta next week, sir, ipapasa ko na yung quotation sa inyo para mapaghandaan nyo din kung para pagtrabaho natin, tuloy-tuloy na, may pundo na. Okay, sir? Sir Herbert Lo, shout out sa iyo at sa inyong kapatid. Maraming salamat. And once again, Mongkel on the vlog. Ayan, sa lahat po pala ng mga nagmi-message sa akin, Laguna, part dyan sa Luzon, Visayas, pasensyahan nyo na. Ako po hindi makakatanggap sa inyong mga offer na trabaho, no? Kasi po ako'y nandito sa Mindanao at hindi naman din ako nababakante dito. Marami din nagpapatrabaho dito sa Mindanao na inayawan ko na, no? Ayaw ko rin tumanggap ng maraming trabaho. Maraming nagsasabi, kumuha na ako ng maraming tao. Ayaw ko na, no? Galing na ako dyan. Nagdala na ako ng maraming tao. At sakit lang sa ulo. Stress laging aabutin ko, no? So, minabuti ko. Tag-isa-isa lang muna ng project yung tinatanggap ko. At least mapukusan ko yung isang project. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na po. Yung nasa malayo. Ako po yung nandito sa Mindanao. Sa Davao area po ako. Pero kapag ka nasa Davao area lang kayo magpapatrabaho, first come, first serve lang po tayo. Yan. So, once again, mga kamugil, Mongkel, on the vlog. Thank you.